Gay! Mapuputol mo itong malaki, ha? Itong malaki. Kaya to. Kasi kukuha ko dyan ng pangpaanang lamesa, eh. Oh, Mang Salde. Anong favorite mo? Isang mausok na Biyernes, mga ka-farmer. Magandang buhay. At ito na naman tayo sa lechonan. Ayun, apat po ang order natin ngayon. Dalawa na sa whiteboard. May humabol na dalawa. So, ayun po. At ano ba? Kararating lang na baboy. Ayan, meron na naman pong dumating. Si Tatay Rodel ay naghatid po ng 6 ora, no? So, tingnan natin. Pero 35, marami. Maraming papasok ng 35. Oh, palo na pala si Rambo ng baboy. Mm. Ha? 35 marami. Kahit dito marami. Ito na ba yung... Ito na yung maliit, ano? Yan na yung pinakamaliit na binigyan niya. Pasok na rin pala sa 20, magba-25. Mm, yan. 35, oh, mahaba. Pawa naman, talikod na ako, ayaw kong makita. Ikaw na pala sumasaksak. Rambo improving, mga ka-farmer. Siya na po ang sumasaksak. Ako'y ayaw kong makita. Siya lang mag-isa. Pak! Pinapalo na po kasi ngayon. Mas maganda yung palo, gawa ng ano, parang nahihilo. So, hindi kagaya ng tatali pa, kagaya ng dati. Tinatali, tapos parang minsan naiiwan pa dyan matagal na katali. O, yun o, tingnan nyo. Isang ano lang. Tapos bubulagtaan na lang, saksak. Hindi, walang ingay. Ngayon ko na-realize, may kasabihan, ang gagaling magnakaw ng baboy, kanya hindi umiiyak. May mga ganun po dati. Ayun pala, totoo. Ayun o, patay na. Tingnan nyo, mga farmer. O, wala kayo narinig. Parang nagkagatan lang sila, o nagkabundulan lang yung ano, baboy. Hindi nyo akalain na may tao. Pero patay na. Ganun po kadali. So, ayun, bukas baka 14 po tayo. Medyo ano tayo ngayon, ha? Baka ayun, di siguro aabot ng 40. Hindi po siguro aabot ng 40 ang ating order, pero lagpas po ng 30. 35 or ano? Ayan. Tapos meron tayong palitsyon bukas. Ayan. Kay Nelson Iko, ang ating kaibigan, klasiko po ng college. Actually, nakabili siya dito sa May Santana at nag-aalaga din siya ng baboy. Sana nga meron siyang maibigay sa akin sa December. Kasi ito, bala kong ayusin at mag-i-stock na ako dito. Baka first week pa lang, kung may opportunity na may mga dumating na mga baboy, makapaglagay na tayo dyan. Dahil iniisip ko na yung after ng 25 ay pahirapan na po at pamahalan na. Yan po ang aking masasabi. Nung nakaraan yung 20 kilos, sinasamantala na din nila. Kasi syempre, yung mga ahente, pabebe na yan, eh. Kaya sasabi nila, boss, ikaw babagsakan namin. Ako, maniwala po kayo. Hindi po sa ano. Kung saan ang mas mataas doon sila. Syempre, opportunity para kumita, ano. Pagka ano na, wala na, pataasan na. 20 kilos sa live, baka wala pang 20 kilos, binibenta na lang 9,000. Ganun po ka, ano. At ang gagaling din nila, kaya lang, risky din ang gagawin nila. Yung iba, para kumita ng malaki, nag-iipon na po. Kaya lang sa ngayon, hindi mo magagawa yung mag-iipon ka ng baboy sa kahit may kulungan kayong malaki. Nako, mahirap. Tapos kukunin mo yung baboy kung saan-saan ang gagaling. Isa lang po ang may sakit. Lalo na kung ASF. 1 week lang, mahahawa lahat. In 2 weeks time, magbabagsakan na yung baboy nyo. So, ayun po. Yun ang pinaka nakakatakot na pangyayari pag nangyari yan. Magaling ni Rambo. Ayun na. Ayan, andito na tayo. Tapos ito, bumili na ako ng advance, tsaka direct. Ah, direct muna pala. 1.5, kulang yung isang ano niyan. Ubusin mo yan sa...
Oy, 1.5 na ano? Isang bote kalahati. Oh. Ayan oh. Tapos oh, minger. Ayun na, dito tayo. Stop muna to, mga farmer. Emergency sa baba. Si Papa Yam, pinauna na kay Junjun yung ano, yung pagkakabitan po ng salamin kasi yung mga bata umaakyat na sa taas. So kahit yung doon lang daw muna unahin na hagdanan at yung ano, yung sa second floor. Ayan. Tapos ito, andito na tayo. Jay, mapuputol mo itong malaki, ha? Ha? Itong malaki, kaya to? Kasi kukuha ko dyan ng pangpaanang lamesa, eh. Yung kasama ko? Ha? Yung ito? Oo. Kukuha ng lamesa? Oo. Kukuha ng lamesa. Kukuha ko ng pang ano dyan? Pang ano ng lamesa? Ano? Paanang lamesa? Lahat na ito, no? Oo. Ito, no? Gusto mo, bunutin mo na kung kakayanin. Wow, may lupa. Delikado kasi to. Ayan o. Ano pag lumalakas yung hangin, mga ganun-ganun. Ako. Mababagsakan yung ating bahay na mumunting-munting. Ano pa na? Dako ng yung, no? As na, no? Bakit? Oo, oh, mababali yan. Ito? Ah, oo nga, ano. O, pwede naman. Di naman nagbubunga. Baka magbunga pagka tinanggal. Wala, kulang sa asin yan. Ah, hindi nagbubunga. Asinan. Medyo mahirap po yung ginagawa din nila. Ito pala yung nahulog na dati. Kailangan ko pala magpaluto ng ulam itong mga to. Bagay, pakyaw sila. Huwag putuusin. Ay, ano, pakonsuelo na lang din yung pagkain. Napabili na kay Rambo. Tapos pala, ako ay nag-order na ng timbangan na may hook na isasabit lang yan para patas ang lahat. At pag sinabi kong di 25 lang yan at sinabi din nila na di 35 lang yan, ay magkakaalaman ah. Ditimbangin na lang po natin. Dito natin pwedeng isabit yun, no? Hindi naman basta-basta to bibigay. Kung titimbang natin para ano naman, tansyahan na lang. Ito yung ano, dumating, oh. Ay tatay, sabi ko nga medyo mataas ng pagka-hybrid. Pero chop suey pa din naman daw. Itim daw ang nanay nito. Pero sabi ko nga, bagay, nakikita nyo naman sa pigi. Wala talagang pigi. Ito, Doberman. Tapos, okay na tayo mga farmer. 14, sabihin mo ng 14. Sabihin mo ng 6. So meron tayong 26, ano? Hindi. 20. So, ayan, ilan yan? 6. 10. 14. Ayun, kay yan yan. 14. 20. 22. Sakpang-sakpang. Sakpang-sakto. Grabe po ang... Ako naman ay natutuwa pala dahil nakita ko sa vlog ni ka-farmer Anthony ay yung mga survivors niya. Ayan na, tuloy-tuloy na. Sana naman ay mag... makapagparami po uli siya, no? So... yun, looking forward tayo sa bright future ni ka-farmer Anthony. Tapos ayan na, yung mag... pipick up ng lechon, no? 40 kilos. Saktong-sakto, kakabalot lang. Tapos ito naman isa, 40 din. Ayan, di-deliver naman yan. Nagbago ang isip, mga farmer. So, okay lang. Kanino kayang kapito?
Bago ang isip, pa-deliver na lang daw. Ano to? Sa Sidlingan po. Binila namin ng mga kalamansi. Galing kami ng... Saan ba kami galing? Kasapsapan? Tama ba? Kasiguran. Tapos ayun, padaan po kami ng... may Palayan, malapit sa Palayan City. Boundary lang ng Kabanatuan at Palayan. Meron pong nagtitinda ng mga seedlings doon. So, ayun. Mga kalamansi, mga pili. Doon ko nabili yung ibang pili. So, ayun. Paabante na natin. Ngayon naman ay, siyempre, na-feature natin sa vlog, ano. Tapos nakapanood sila. And then, na-curious sa lechon. Anong murder din po sila? Oh, farmer. Ayan. Oh, ito na po sila. Ayan. Oh. Ate D. Kaibigan nyo pala to. Ate D. Ferguson. Ayan. Yes. Siya po ang nag-recommend. Itatry ko po ate yung lechon. Thank you. Thank you po. Sabi po ni Ate D. Masarap. Malayo. Alaminos pa sila. Ayan. From Alaminos. Tapos to Alaminos uli. Yes po. Wow. Parang road trip na din. Ano? Opo. Kaya napaka-special tapos po itong lechon. Tapos from Norway po siya. Ayan, tagal na pala sa Norway. Actually, si Tupac si nag-bisita dito. Galing din Norway eh. Ganda kasi sa Norway. Favorite kong biyahe yan pagka ako. Nagko-cruise kasi ako dati. Ah, talaga? Uh-oh. Ano po? Bergen, Geranger. Ano pa ba mga napunta na? Olden. Olden. Opo. Bisita po kayo. Welcome kayo sa mahal. Okay, ayan na mga ka-farmer. Binabalot na yung 40 kilos para doon sa Palayan City. At Ate D, ayan, thank you. Kumusta po kayo dyan, Ate D? Ferguson, ayan. Going to Alaminos. Alaminos, Pangasinan. Wow, thank you, thank you. Layo. Si ma'am pala ay teacher sa Norway. Man, language teacher. Nakakatuwa naman, ano. Pag naalala ko yung Norway, ang sarap magmuni-muni sa roof, ano, sa... deck ng barko, lalong-lalo na pagka naka-break time, pagka Norway po ang biyahe namin. Ang sarap mag-relax kasi ang ganda ng view talaga. Alam nyo, isa sa mga namimiss ko yung pag nasa barko, yung dumadaan kami sa mga bundok, oo, mga off-yards, oo. Seven Sisters, di ba? Ganda. Pangarap ko madala si Bebe doon kasi kinikwento ko lang sa kanya. Sabi niya hindi. Malay natin, di ba? Okay, thank you po. Thank you po, thank you. Ayan. Opo, sige po. Sabi niya nga ang Norway ay kakaunti ang tao nga talaga. Tapos nung COVID daw ay hindi din nila naramdaman yung ano, yung mga lockdown. Nakakatuwa naman. Ayan, thank you po. Ingat. Yan, hinihintay natin si... Sino kaya tinawagan ni Bebe? Mukhang si Mario. Ayan, malilate yung ano, lechon nila. Supposed to be for pick up ito eh. Oh! Paano mapuputol yung puno? Hindi! Bago tayo bumaba, ay hinihintay ko si Mario. Mabilinan. Ano? Ah, nag-igib pa si Rambo! Nagigib si Rambo. Dala niya lahat nung kano, lahat ng galon. Andiyan na, parating na. Magkano pagawa mo sa ano, pang itak? Magkano pagawa mo sa itak mo? Ha? 800? Saan? Sa dito sa? Kasi yung motor na bike, mahit yun, bakalata lang. Yung dami sa kapal na yun. Mulye talaga, no? Paalis na kami, nakalis na ako. Dati po, cancer pala. Oh, tapos biglang ano, andyan na. Ako. Kanina umaga ko na nabasa yung text ni ma'am. Oh.
Wala pa atang bayad yan eh, no? Ayan, going to Palayan. Boundary. Ayan, going. Parang may tumutulong. Ayun, no? Ang lakas tumulo ng ano ni Kuya. Ayan, no? Oh, oh. Ay. Overflow. Ang lakas, oh. Ay. Ang palang style nila, oh. Mung tinawag si Marvin. Tabaw po. Ha? Ano, uuling? Eh, sila ang nagkontrata niyan eh. Ayaw. Ha? Ayaw nila. Gusto nila, babayaran ko sila. Ano ba gusto nilang arrangement? Punta ko ulit ha. Ha? Nasa po ka. Sa'yo apat. Sa kaila anim. Ah. Panggatong ko na lang. Di naman ako mawawala ng kailangan ko ng panggatong eh. Mga ilan sa ako ba yan? Tansya mo. Oo. Oh. Gatong na lang. Oh, oh. Sila. Itong kailangan ko yung malaking ano. Eto, paano puputulin to? Itong malaki na ito. Chainsaw? Oo, gulat ka, isisula. Paano kaya i... Ito, pangayon malaki. Yun. Hindi lang dito. Ah... Chainsaw? Oo. Oh. Oo nga. Dapat, bago mo ito, ito na. Dito, dito. Diskarte. Sabi abita niwa. Hindi mawawala ang lilim pero at least safety na. Ito mukhang hindi na natin kailangan tong ano. Ito lang talaga delikado. Ah, may dumating pa kasing bagyong malakas ano. Bagay, ano na, November na ngayon. Hindi na... Wala pa ng Pilipino. Ha? Wala pa ng Pilipino yung bagyo. Oo, ha? Tsaka malalakas na kasi talaga bagyo ngayon. Ayan, malaki. Grabe, nagagawa ng climate change. Sabi ko nga kabe, kanina, ay kahagabi, nag-usap kami ni Bebe kasi patulog na ako. Nakita ko sa... Kasi nakaano ako sa BBC. Subscribe. Yun, nireport nila sa Europe. Mabilis pong umaakyat yung temperature. So, sabi ko nga kay Bebe, ano kaya yung ano, ng future ng dalawang bata? Parang mas mahirap, ano? Dahil sa climate change. Ayun po. Siyempre, iniisip mo din, ano? Na parang ano kaya ang ano, no? Future. Yung mga susunod pang generation. Na magiging ano nila buhay dahil sa ano ng epekto ng climate change. Pakalaki pagbabago. Sama mo pa yung mga leaders na selfish. Away-away. Ayun.
Nangihinayang ako sa shade po ng akasya na yan. Kaya lang yung kaba naman pagka may bagyo, eh grabe. Ganda sana, oh. Tingnan niyo naman po. Laki talaga ng nagagawa niya. Preskong presko. Naalala ko nung pinatrim namin to, grabe. Para ako nagsisi. Sabi ko, wow, sobrang init. Pero after naman na 2 months, nako, ayan naman si Ulysses. Kaya okay pa rin. Kumbaga parang buti na lang kamo, pinatrim mo. Dahil kung hindi po natrim nako, delikado talaga. Si Jay, trabaho niya na po talaga yan. Mag-uuling. So, ayun, yung mag-uuling pala. Ayaw daw nila ng 50-50. Hindi ko din naman alam kung ano talaga kalakaran dyan. Pero sa tingin ko, 50-50, hindi na po sila lugi dahil bibiling ko naman yung uling after. Sabagay, kasi sila, hindi talaga sila papayag dahil unang-una, nag-uuling po sila. Yung mga kahoy na kinukuha nila, dyan din lang sa mga, kinukuha din lang po nila, no? So, kumbaga, libre din lang. At hindi kagaya ng ano talagang, kumbaga parang ang ano kasi dyan, kaya 50-50 dahil sa akin yung kahoy. Pero kung tutuusin, ay dito, pag mag-uuling sila, ay nakukuha naman nila din lang ng libre. Na parang yung pagod ba eh, hindi yan ano. So, ayun. Okay lang. Pag ano na lang yung paggatong. Lapa, tagal ah. Tagal ni Kong Lichong Manok, mga ka-farmer, hinihintay ko dahil bababa rin ako after. Ating karimbuhayan, ganda na oh. Yun. Nahanap ko yung tingnan ko yung labuyo. First time ko makakita kahapon. Ang galing. Mayroon pala talaga, no? Manok na labuyo. Akala ko kasi naglolo ko lang si Rizal. Nang nakita ko, talaga palang may naligaw na labuyong manok dito. Sabi niya, nag-aano pa daw yun dito sa may mangga. Lumadapo. Kaya lang talaga mailapo at lumilipad nga. Dito siya kahapon. No? Lumipad ng ganun. Hanggang doon sa kabila. Parang anong lumipad? Parang ibon. So far okay naman ang ating mga manok. Wala pong sakit sa kaw. Nagpalit naman sila sa limlimliman nila. Loko talagang dalawang ito. Ayan! Napapaka po niya siya dahil dyan. Kasi doong gabi niya yun. Pero kumisan, ayan, batiin po natin. Ayan o, wala si Kong, di na sinama. Si ano po, Tito Romy Sarmiento po. Ayan, Tito Romy. Hello po. Taga dito din siya sa Araya. Opo, pero nasa US po siya ngayon. Thank you po sa suporta ninyo. Ayan, siyempre taga Araya at nakikita niya yung palengke. Di ba? Sinasabaybayan niya yung mga ano niyo. Tapos si Kong Lichon Manok, kaya suportahan po natin ang Lichon Manok ni Kong. Nandiyan sa may harap. Mayroon pa ba siya doon sa may ano? Harap ng Jollibee. Ah, yan, Jollibee Arayat. Opo. Yan, masarap ang kanyang Lichon Manok, mayroon pang kangkong dati, no? Opo. Hanggang ngayon may kangkong pa. Ayan. Free kangkong po. Thank you, thank you. Wala na pong ibang babatiin. Alam ko mayroon pa yatang Maria Sarmiento po. Yan, thank you, thank you. Wala na po. Opo. Okay na. Opo. Ayan, thank you, thank you. Ay, thank you. Going to Candaba. Ayan, Tito. Nice meeting you. Sasabihin ko, ako nauna pa manamit ko si Ka-Farmer. Kakatuwa talaga. Ewan po. Thank you po, Tito. Thank you. See you soon, Tito. Opo. Ah, kita po tayo pag ano. Pag uwi po niya. Oo. Saan po siya sa US? Kita US. Saan po siya sa US? Ah, Virginia. Ah, Virginia, USA. Ah, marami so, yan. Kami mga Pilipino doon. Doon. Nauna si tita, umuwi. Opo. Pagdating po ng tito namin, pupunta doon. Oh, sige, sige po. Salamat, salamat.
Thank you po, thank you. Maraming maraming salamat. Kaya pala si Kong, maraming pinababati din pag ano. Thank you po, tita. Ayan, no? Ang galing. So, isa na lang ang ating iniintay. At maraming salamat. Talagang si Kong ay yan, tropa mga farmer. So, ayan. Ano talaga, inano niya yung ating lechon. Siyempre, Virginia, USA. Ayan, Tito, maraming, Tito Romy. Ayan, maraming maraming pong salamat. Oh, break time na naman to. Puro break. Dami yun, mahalas mo na. Ayaw daw nilang ano, i-carbon nung nina, ano. Oo. Ako na lang, no. Ay, kung ikaw, kung gusto mo. Oo. Sayang yun, sir. Sayang. Masira lang yan. Kaya nga. Hindi, kasi panggatong naman, eh, papatamba ko dun, panggatong. Pero marami pa kaming panggatong kasi. Oo, oh, marami. Sira lang yan, mga anay. Oo, oh, yan. Thank you, thank you. Dapat dalawa lang yan, additional. Yan po yung mga isa sa mga humabol. Ayun, ang ganda ng lechon natin, mga ka-farmer. Oh. Dati, akong mag-roll yan. Flawless. Yan, tapos sa... darating na naman tayong baboy. Tuloy-tuloy lang. Hindi kasi binibilang ko eksakto. Okay na rin, may extra tayo. Lima daw. Lima lang na 30 to 35. Sabi ko, titignan ko. Tol, pagkaka ko hindi pumasa, okay lang ba timbangin natin? Para at least eh, wala tayong agam-agam. Ano? Na sasabihin nyo 30 plus, eh sasabihin ko naman na yan ay 28 lang o 27. Eh maganda, timbangin na lang. May baskula naman po. So, ayun. Para pata sa lahat. Kasi... ayoko naman po na kumbaga mataas na po yung kuha ko tapos ako pa yung nalulugi naman sa 5 kilo o 4 na kilong timbang. Parang unfair naman ano. So ayun, okay naman sa kanila. Di ko lang alam kung darating na rin ngayon yung binili ko pang timbangan na isasabit na lang doon para at least mabilis ng timbangin. Sasako na lang pak. Kahit isa lang. Isa lang naman po, sabi ko, isa lang, malalaman na natin kung ano mga sizes na mga yan. Baga parang yun ang magiging basihan. Isang titimbangin. Tapos yan, inintay natin, alas 12 naman po yung isa. Wala pa kami, mag-ahatid pala ako kay Chichi. Oh, ayun na naman yung baboy. Kaya lang, reject yung dalawa. Yung isa napakatanda ng farmer, sabi ko ayoko na ano, pasensya na. Talaga kasi pagka hindi nyo po yan pinilit na naman nila kinuha nyo, eh lagi ka na lang dadala ng ganyan. Ang sabi ko, ano na talaga, hindi ko kukunin. Kung gusto mo tatlo, lima po kasi dala, isa namang maliit, tapos yung isa 25, ayun tatlo 25 up 25, 26 lang siguro yung tatlo na yun. Sabi ko yan, pwede ko nang kuhanin. Pero yung ano, yung may itlog ah, yung dalawa, isang malaki na mabalahibong napakatanda. Hindi ko kukunin yan ka. Napakatigas na. Isa naman, maliit. Eh, kung kukunin na una naman ang presyong 25 kilos, di lugi na naman tayo. The downgrade na naman tayo. Kasi ang tawag nila sa akin 35 eh. Alam ko na eh, pagka malaki ang interval, sigurado maliliit yan. 25 to 35, ganyan. Ay, pa umiikot oh. Okay pa tayo. Yan. Boy, ito pa lang dayap natin. Discard yan mo ano. Sa mga sulok-sulok lang. Kasi may tinik yan eh. Oo. Checkin natin yung dinala nila. Ayan, eto itong tatlo. Uy, kain na kayo, magmerienda na. So yan, okay na tayo, sobra na tayo mga ka-farmer. Pang ano na tayo, panggang next week, early next week meron na tayo. Kaya lang, malalaki ang kailangan. So tingnan natin kung
may da-downgrade natin or may dumating na malaki. Mukha namang malalakas yung baboy. Hintayin natin yung pang tawag. Ano, usapang hulog po mga ka-farmer. Sabi ko balutin ah, baka mahulog eh. Marami kaming pinagkukwentuhan dito ng mga history ng mga nahuhulog na lechon. Ayan, nandito na yung karton. So, nako, kailangan na yata natin mag-order para December. At baka tayo naman ay mabitin. Pero ilan pa kaya ito? Bagay kasi yung ano namin, yung 20 ang isang ganito. Ilan pa kaya ito? 25, 100. Kaya pa siguro hanggang lalagpas pa naman ng December. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5. O, kaya pa. Pero syempre, advance tayo ng isang buwan. Yun yun. Kailangan natin mag-advance. As in, ready na. Ayan o, dalawang sako. Sprite, pahirapan. Tapos, shoutout pala kay ka-farmer Noel. Eh, sabi niya, mas maganda daw to kung gray. Isayang naman po yung effort at binayad natin kay Esong dito. Kaya sabi ko, pagtsagaan na lang muna. Ang ganda naman. Galang mukhang pang opisina, hindi pang ano. Tapos ito. Uy, patay tayo dyan. Pero alam ko meron pa doon sa baba, na dalawa. Kailangan na natin. Yan, ito ang kailangan natin. Bago mag-December, kailangan natin ito. Kasi 100, sabi mo ng 120 ang nababalot. Kada isang rolyo. So, isang buwan. Sa mga 120, 140 tayo. O, November natin. December, sigurado December, baka umabot tayo ng 200. Na most likely, yan, mga 200 po yan. Di ba baba ng 200? Tansya ko lang. Kasi December pa lang po, tsaka December 31 and December 24 ay baka mag-100 na po tayo combined. So, plus yung mga pang Christmas parties, ayan. Pag pumalo na yung second week, yan, tuloy-tuloy na po yan mga farmer. Hindi ko naman inaano na parang sinasabi mo na ina-assume mo na kaagad. Kasi ako naman, experience namin, dahil yung dito nga lang po kami sa Araya at wala pa yung social media. At wala pang ka-farmer noon, di pa po pinapanganak. Eh, experience na namin yan na pagdating ng second week hanggang 31 na talaga po marami ang nag-o-order. No? What more ngayon? Eh, talaga po medyo ano na tayo, busy na. Kaya nga sabi ko, maganda po yung setup namin ngayon. Na apat na po yung lehitimong lechoneros natin, no? Na talagang ano, nakayang magluto, kayang yung katay lahat kayang gawin apat. Si Junjun pang lima, ayan. Si Junjun mukhang kayang-kaya na rin naman. Ating lechon, no. Ito malayo lang pero yung bawang, okay naman tayo? Kaya? Sili, ayan, okay naman. Tapos ito, mukhang ibababa ko ito, mga farmer, at dadaling ko sa bahay. Sabagay, yun naman ang plano. Baka paano ko, paayos ko ulit kay Esong to, para i-retouch natin. Kamachili po ito. Baka ilagay ko ito doon sa second floor, taas ng garahe. Pagka, ano na, pagka okay na doon. Burl to eh. Ayan o, mga ka-farmer. Ngayon ko din lang napansin. Burl wood pala to. Ayan o. Mga marunong tumingin po ng ano yung kahoy. To. Tama, chili nga. Ano, nagre-ready na. Mang boy. Para makasingaw kasi mainit yan. Oo, tama. 11 kilos ito eh. Yun o, ready na yung bawang. Mamaya. Chili. Yan. 110 ang kilo ngayon ito.
110. Ano kasi po yung halaman sa Cebu na nilalagay? Yung maliliit daw po ang dahon? Sangig. Sangig. May magbibigay sa akin. Tanim tayo. Sangig. Mabango daw yun. May magbibigay sa akin na taga-Banyo na nag-litsyon din sa Cebu sa Hialay. Taga dito. Ngayon po, nakasakay-sakay sa tricycle kanina. Sabi niya, mayroon ako doong sangig. Ganda ng sangig? Oo. Oh, mabango daw po yun, ano? Hindi lang ilagay sa baboy. Daw amoy lahat sa loob. Sangig. Oo. Bibigyan kita, sabi niya, na pangtanim. Mabilis lang daw dumami yun. Tanim tayo. Sangig. Eric. Ako. Ayun, nakapangalan ako si sa'yo. O, ayan, mga ka-farmer. Wala pa kasi sila nun yung ilimit ano? Ko eh. Ayun, nandito na po sila at grabe daw yung adventure. Hindi nyo makakalimutan, ano? Napasok daw po sila sa liblib na lugar. Ni-imagine ko kung saan, pero hindi ko pa napasok yun. Experience. Ayan na. Bati na daw, bati. Ayan. Hello po, hi po. First time kay Kaka Farmer. Shout out kay Paola, kay Lian, tsaka kay Shin sa taga Bulacan. Sa mga baby dolls. Zoe, Paris, and Kurt. Chawi. O, tito, ikaw daw. Dar. Ano? Shout out sa Abilinde family, nasa Naga. Ah, Naga City. Maganda dun sa Naga. Ayan, thank you. Thank you. O yung lichon, makakalimutan. Ayan o, si ka-farmer Darwin pala ay Bicolano, kaya medyo nakakwentuhan kami. At si Boss Karepa ay malapit lang sa kanya. Ayan, sa Naga City. Malapit po sa Panikwason na hot spring. So ayan, thank you. Salamat, ingat. Ayan. Going to Bacolor, road trip. Naligaw, tamang-tamang road trip po ang nangyari sa kanila. Tapos may tip silang 1,000. Ayan. So, laki-laki na po ang tip. Double digit na ang tip nila. Wala pa po yung weekend. So, talagang mukhang record-breaking ang tip na naman, mga ka-farmer. So, ayan. Tatalunin pa yata yung sabagay, isang araw lang pala yun, ano? So, ayan. Isang araw lang pala yung 31 na yun. So ayan, ano ba, balik na lang tayo. Ayan o, oh, mga ka-farmer, andito na tayo. At bago natin tapusin ang vlog, silip tayo dito sa lechunan. At ayan po ang ilaw. Medyo madilim talaga. So ayan nga, marami nagtatanong, saan ko daw nabili? Sabi ko wag na. Medyo hindi ako satisfied. Ano siya, parang ano ng buwan, mga ka-farmer. Full moon, parang full moon lang. Ayan. Tapos dumating na ang pinakahihintay ni Mang Boy. Mang Boy, Mang Saldi pala. Ay, pinakahihintay ni Mang Saldi na pali. Ayan, dumating na ang pinakahihintay na Lubid. Mukhang nandito pala si Junjun, ah. Ito pala si Mang Tomas, ah. Oh, Mang Salde. Anong favorite mo? Favorito. Hindi tayo tatama ng ano, no? Ng ilan lang ang 40 pumasok? May tatlo? May siguro yan. Ha? Meron. Sumalagin mo nito. Ha? Kita naman natin, no? Hoy, ayan, ano pala, mga ka-farmer. Ang update ay 13 lang talaga yung tunay na order. So ayun, yung isa pong pang 14 ay para po sa kay Lolo Frank, Lolo ni Bebe, kapatid na ni Lola. Ayun. So 13 lang ang orders natin. Saturday the 13th. Bali ano lang yun, puhunan na lang daw. Buti na lang may dumating na maliit, kasi maliit lang po ang hinahanap nila. So tamang tama, may singit na maliit si
sina ano, sina Jesser. Ayun. Ay singit na maliit. So ayun, yun na lang daw. Maliit lang. Kasi nagtatanong sila, maliit lang, pang family lang. O, bihira lang naman po yan kasi ayokong kumuha ng maliit dahil mas napapamahal po tayo. Bukod sa mapapamahal na, baka mamaya yung 20 kilos, maibibigay ko pa ng 10. Doon ka na sa 25 na 11. Ganun na lang po, no? So, mostly talaga, hindi ako kumukuha ng maliit. Kasi, unang-una, lugi po kayo. Pangalawa, ay mahirap ibenta. Yan sinasabi ko, 25. Pero masarap din sana yung ganun kaliit lang. Kaya lang, ayun nga, medyo talo po kayo, no? Na sila. So ayan, no. Ang oras ay ano ba? Ayan, no. Mag-8 pa lang po, 7:40. Halos nakatuhog na yung ilan na ba ang nakatuhog? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapos yung 4 ay kakatayin pa bukas. Ayan. Kasi hapon may 4:30 tayo, may 3 and may 2. So bukas na umaga naman. Actually dalawa naman po may magkakatay bukas. At sina Mang Boy at Mang ano, Saldi naman ang magsasalang. So ayos na ayos po yung teamwork. Ganda. Okay na tayo sa ganitong setup kasi nakikita ko hindi sila stressed, no? Hindi pagod. Gaano? Although syempre pagod pa din ang masasabi mong may pagod, pero hindi po parang stress out na na ayan na naman, parang wala na bang break. So ayun, at least po may break, no? Lalo na kung dalawa lang, minsan nagpapahinga yung dalawa, sinapuroy na lang muna maglilitsyon, tapos the next day pag dalawa ulit, yung dalawa naman, so may break po, no? Ayun ang pinaganda. Tapos ayan ay baka sabi ko kay Mang Boy, tinatanong ko si Mang Saldi kung ilan ang nagagawa ng isang rolyo. Isa lang, baboy lang pala. 25 pesos, tali pa lang. So si Kabo, no? Ito, ayan, 25 pesos, mga farmer, ayan. Isang baboy daw to. So yan ang mga costings natin. Ayan, ang listahan. Ayan, no? Farmer Ben Yamat. Oh, dugo at laman loob ni ka-farmer Ben. Ilagay sa yellow, no? Ayun, may yellow naman, tama. Ka-farmer Ben Yamat, Tyrone Solis, ayan, tapos di-deliver ito. Renato Torres, o ayan. Gomar de Guzman. Tapos ayun yung mga hapon natin, no? Okay na yan daw, sabi ni Bebe. Wala nang ano, wala nang atrasan. Hintay ko lang yung atay para makabalik na sa baba. At ako'y may trabaho din, syempre. Ayan, hindi na ako makaalis sa farmer. Gusto kong magpalengke adventure. Gusto kong maraming gawin sana na mga adventure. Ay problema, syempre hindi ko po maiwanan itong business, no? So ayun, hindi naman problema pala, ano yun, kumbaga parang ano lang, hindi ko lang maiwanan. So ayun, hindi ko po maiwanan, kailangan mo ng tiyempohan na lang, no, yung adventure natin. Gusto ko po sana kayong ipasyal. So ayan, yung mga naghihintay po ng pasyal at na medyo nauumay na, ulit-ulit na lang ang vlog natin dito, pagpasensyahan nyo na po at pagtsagaan na lang muna. Sa susunod naman, sasabihin nyo bakit puro palengke naman at puro pasyal. So babalansin na lang po natin. So ayan, maraming pong salamat, mga farmer, at salamat sa mga umorder po ng lechon para bukas. Ayan, isa shoutout natin sila, syempre sa mga walang sawang sumusuporta. So ayan, thank you and magandang buhay.